Super Mario! What? Welcome po sa Techno. Ayusin mo naman. Techno. Okay. Welcome nga po sa ating Techno. Ito yung lockdown diary po natin ngayong gabi. Ito po yung message namin kaninang umaga. Ang pamagat po ay People Need the Lord. Alam niyo po, more than we know, more than we imagine that ang tao ay we desperately need God, especially in this time of pandemic. At kung i-trace back po natin, ang kasaysayan sa biblical account po, nagsimula po yung problema ng tao dahil sa kanilang unang pagsuway. Kasi sabi po doon, mabanggitin ko na lang po yung unang yung parusa sa kanilang tatlo, yung sa Ahas at saka kay Eva at kay Adan. Pero particular po yung kay Adan, yung binanggit po doon, yung curse is the land. Ibig po sabihin na nasa under the curse of God ang buong buong sangkatauhan, buong sanlibutan. Yung kasalanan po kasi na yon ay naipasa-pasa sa lahat ng mga tao. So, pero siyempre yung iba hindi naniniwala, especially yung mga non-believers of the Word of God or the Bible. Pero sa atin po bilang mga Christian, we do believe in the Word of God, in the Bible. Kung i-trace back po talaga natin, yun doon nagsimula ang problema. After nung mag-disobey si Adan at si Eva, sa next chapter, chapter 4, ay nangyari yung pagpatay na pinatay po ni Cain si Abel. Opo, naaalala po natin yon. Dahil po yun sa problema nila sa pagsamba, nainggit ngayon si Cain kay Abel dahil parang binigyan pa ng favor ni Lord si Abel. Tinanggap yung kanya offer, but kay Cain ay hindi po tinanggap. Kaya nagplano siya ng masama at kanya lang pinatay yung kanyang kapatid. Inaya niya sa field at pinatay niya po doon. At ang nangyari ay siya ay pinarusal. Kung titingnan po natin ay tadtad ng istorya ng family feud yung Bible. Pagkatapos noon, nagkaroon ng baha na po kay Noah. Pero may hinandpick po doon si Lord, si Noah. Siya ang nakita ng Panginoon na matuwid o masunurin sa kanya, kaya siya ang magki-carry out ng plano ng Panginoon. Siya nga po yung gumawa ng arka, no po. Pagdating po sa mga sunod pang mga chapters, especially doon kay Abraham, nagkaroon din ng problema. Kasi si Abraham may pangako ng Diyos sa kanya, kaya lang matagal bago dumating. Naging impatient ngayon si Abraham at si Sarah. Sinabi ni Sarah, sabi niya, sipingan mo yung ano ko, yung ano natin katulong na si Hagar. At nangyari yung sinabi ni Sarah, ginawa ni Abraham. Pagdating kay Abraham, pagdating doon, nabuntis nga si Hagar at ng anak na pinangalanan niyang si Ismael. Kaya lang, later on, dumating talaga yung promise kay Abraham na si Isaac. Nanganak sila in the old age. At nung nangyari yun, nagkaroon ng problema ngayon si Abraham kasi pareho niyang anak si Ismael at si Isaac. Sino ngayon ang kanyang ano? Kasi nagkaroon na disagreement doon, no? Hindi na maganda yung trip ni Sarah doon kay Hagar. Ang nangyari ngayon, walang choice si Abraham kung di pinaalis niya itong si Abraham o si Hagar. Conflict, ano po? Ngayon si Isaac naman nag-asawa. Nanganak siya ng kambal, si Isaac at si Esau at si Jacob. Nung nangyari, nagka-problema din yung dalawa dahil dinaya din ni Jacob itong si Esau. Family conflict again. And so on and so forth kay Joseph. Si Jacob naman ay nanganak ng 12, ano po? Isa doon si Joseph. At naging favorite niya ngayon si Joseph, kung kaya nainggit itong kanyang mga nakakatandang kapatid. Kaya binalak din nila ng masama si Joseph. Ang point ko po, kung bakit ko ito sinasabi, dahil kung tutuusin po talaga, ang pinagmumulan po lahat ng gulo sa sanlibutan ay yung unang pag-disobey ng tao sa Panginoon. Ayos na yung plano ng Panginoon eh. At kinreate niya ang lahat before niya kinreate ang tao. Ibig ko sabihin, nandun po yung pangangailangan.
kung pangangailangan ng tao o yung kakailanganin nilang lahat. Kaya lang hindi sila sumunod sa sinabi ng Panginoon. Anong nangyari? Naipasa sa atin. Kung kaya ngayon, ang mga nangyayaring gira sa atin, famines, earthquakes, rumors of wars, may gira kasalukuyan sa Ukraine and sa Russia, yan po ay sinabi na po ni Jesus na mangyayari talaga yan. Pero ang pinakapunod dolor, ang pinakaugat po talaga ng mga pangyayaring ito dahil po sa unang pag-disobey. So, sa matagal ko pong pag-iisip o iniisip ko ng iniisip I came to a point na talagang walang ibang makasolve ng ating problem kundi si Lord. That's why ang pamagat natin ngayon, people need the Lord. Sana po na-acknowledge po natin ito. May it be personal, may it be in our family, sa bansa po natin. We need the Lord. Hindi ma-solve. Walang settlement sa mga issue. Walang kinakapos po ang time ng tao. Hindi magawa ng tao dahil ang bawat isa may ibang pananaw. We need the Lord. We need to pray. We need to come to the Lord with humility. Tapos sabi sa Bible kasi maalala niyo yung sinabi sa if my people will call by my name. Saan nga ba yun? Sa Second Chronicles. Naalala niyo po ba yun? Sa Second Chronicles chapter 7 verse 13 up to isahin ko po sa inyo. Hindi na po tayo magtatagal by the way, bago po natin basahin po ito, ano pang nangyari sa Israel? Sa bansa ng Israel. Naging masuwayan yung tao ng Israel na kung saan pinakita na nga ng Panginoon sa kanila ang lahat. Pinrovide. Pero nandoon po talaga sa kanila yung katigasan ng ulo. To the point na humingi po sila ng hari. Anong reason nila? Bakit sila humingi ng hari? Sabi nila, bigyan niyo po kami ng hari katulad ng ibang bansa na sa aming karatig bansa. May na-pressure ngayon si Samuel. Sabi ng sinabihan ngayon ng Panginoong Diyos si Samuel, sabi ng bigyan mo sila ng hari. At huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw yung nireject nila. Ang nireject nila, ako mismo, sabi niya. Sabihin, nireject ng tao ang Diyos. So, mayroon na nga silang leader, si Samuel. And si Samuel ay kumukuha ng message directly from God. Ayaw nila nung ganun. Gusto nila, mayroon silang hari na tao. And the rest is history. Si King Saul ang kanilang hari na kung saan ay sa una lamang naging matagumpay, pero kalaunan ay tumalikod din siya sa Diyos. Marami pa pong istorya. King David, nasira din ang sambahayan niya dahil po sa problema niya spiritually. Opo. Ganun din po, I do believe na ang ugat ng ating pinagmumulan dahil sa spiritual natin na problem. Well, hindi po right standing ang tao before God. Why? Marami po tayong mga disobedience sa Panginoon. Marami din po tayong mga misconception sa Panginoon, especially kung hindi po tayo nakikinig ng Bible, ng kanyang mga salita. So that's why ang mga tao, pag tinanong mo, ano ba ang patungkol sa Panginoon, hindi ko alam yan, mga usapin lang yan ng ganito, ganyan. That is wrong concept . Kung tatingnan po natin, dapat alam mo, para po may idea ka bakit nangyayari ito. Ngayon, maraming haka-haka. The event now that is happening right now, sa Ukraine and Russia is long before sa panahon ni Jesus ay binanggit niya na yon. There is rumors of wars and nation will go against nation. So, ganun po. Hindi po specific yung mga bansa, pero ibig sabihin ay kahit saan man dyan, yun ang katuparan ng sinabi ni Jesus. Pero ano po ang kailangan talaga natin ngayon para mapanatag naman po tayo at maging ready.
listed as a divine intervention. Pagka ganun, hindi po kaya ng tao ito. Opo. So lahat po ng ginagawa ng tao ay mauubusan pagka-solve ng isang sitwasyon, meron na namang mag-aray sa kabila. So patuloy ng ganun, patuloy ng patuloy. Because ang tao ay did not recognize their need of God. Hindi po natin ina-acknowledge na we need God more than anything. Opo, gusto ng tao, gusto lang yumaman sa mga material na bagay, pero wala naman right standing before God. Eh, lilipas ang lahat. Iiwanan lang po natin yan lahat. Maganda po na maging ayos yung ating relationship with God. Paano? Paano po? Let us come before God with humility. Sabi sa Bible, when I shut up the heaven so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. My people, ah, yung Israel. Sabi niya, but if my people, sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Tatlong puntos po, tandaan po natin. Kailangan po natin ng Diyos. We must humble ourselves before God. Lumapit tayo, may pagpakumbaba. Nang sa ganun ay maging ready po tayo. Whatever happened, ano po. Magrepent tayo ng ating mga kasalanan. Let us admit. Let us ask apology. Apologize. Mahirap po pag sinabi natin, wala naman akong problema eh. Higit naman na mas matindi yung ginawa ng iba. No. Any sin, kahit ano pong kasalanan, maliit o malaki, kailangan po natin i-confession sa Panginoon. Opo, wag mong sukatin ang iyong sarili doon sa pamantayan ng iba. Ang sinabi ng Panginoon, repent. Period, ano po? Genuine forgiveness. Kung mayroon mang nagkasala sa atin, magpatawad po tayo. Yan ang anino na nakabuntot sa Pilipinas ngayon. Walang patawad, walang repentance, walang admission, walang apology. Kung kaya patuloy na ganyan. Patuloy na susunod po sa atin yan hanggang sa katapusan ng mundo kung wala pong forgiveness. Opo. Kaya yung mga slogan, hindi mangyayari kung walang repentance and forgiveness, ano po, na intervention ng Panginoon. Number two, first po, we must humble ourselves before God. Pangalawa po, we must turn away from our wicked ways. Ang wicked ways, yung mga ikinabubuhay natin o sinasabuhay natin ng mga masama or kasalanan sa tingin ng Diyos. Marami po tayong ganyan sa Pilipinas. Opo, napaka-corrupt po ng ating gobyerno ayon sa mga leader din po natin. Of course, hindi po natin ma-check yan in detail. Pero po, marami na pong nakakasuhan dyan sa corruption na yan, kahit sino. At yun ang gustong i-address ngayon ng mga presidentiables natin. Ibig pong sabihin, alam po nila na may corruption. Okay, so tandaan po natin yan. Bakit nagkakaroon ng corruption kung totoong tayo mga Christian? At titingnan po natin, napakarami ng bilang ng mga nakakulong sa atin. And of course, syempre, hindi lahat po dyan may kasalanan. Pero majority po dyan talagang guilty, sintensyado. So saan ang turo? Paano po sinasabuhay ng mga Christian yan? Christian po ba talaga tayo mga Pilipino lahat? O baka sa salita lang po tayo? Sige, we can check ourselves. Kung tayo talagang Christian po tayo, di po sana ay napaka-peaceful ng ating bayan. If we live out, or if we live by the principle of the Lord Jesus Christ na nakatala sa Biblia, I don't think na ganun kalala ang corruption. Talo pa tayo ng mga bansa na hindi Christian. Ang baba ng kanilang crime rate. Yung iba nga, walang kulungan. Walang nakukulong. At walang pulis. Walang armas. Pero peaceful sila. How about us, Christians? Christian po ba tayo ang Pilipinas? Bakit ganun? Yun ang tanong, bakit ganun? Walang change life. We must turn away from our wicked ways. Walang pagbabago.
ganon pa rin. Kahit anong mangyari, kahit may pandemic, malala pa rin ang paggamit ng droga, pagbibisyo, malala pa rin ang lahat ng kasamaan. Malala pa rin ang pangangalo niya, malala pa rin ang korupsyon, malala pa rin po ang lahat ng kasamaan dito sa ating bansa. Sugal. Walang pagbabago. At nakabuntot po yun sa atin. Aanihin pa rin pati yan ng mga susunod na generasyon kung hindi po tayo mag humble ourselves before God. Walang powerful testimony ang mga Pilipino. Opo. Of course, mga hindi lahat. Mayroon po talagang Pilipino na tunay na Pilipinong Kristiyano na namumuhay ayon sa turo ng Biblia. Opo. So, hindi makapangyarihan yung ating buhay na magagamit ng Panginoon kung hindi po tayo matino. Ibig ko pong sabihin, hindi lahat po na nagsasabi na sila ay Kristiyano ay matino. Alam po natin ito lahat. I am talking to you because I am Filipino at dito po ako nakatira sa atin. Ano po? Opo, observation po natin yan. Okay, so first, we must humble ourselves before God. Pangalawa, we must turn away from our wicked ways. Third, we must believe in the power of God. Ang Diyos po ay maaari niyang baguhin ito kung tunay po na tayo nagbabalik loob sa Kanya. Personal man yan o buong bansa, gagawin ng Diyos. May magagawa po siya. All things is possible. Kahit si Apostle Paul, sinabi ni Apostle Paul, I am the chief of all sinners. Kasi si Apostle Paul, kung titingnan mo po yung biography ni Apostle Paul, politically and religiously, si Paul ay isang abogado. Mataas ang pinag-aralan. Isa po siyang leader sa panahon niya. At the same time, siya din po ay religious leader. Kung titingnan mo po, halos hindi po siya dapat mag-ano na, kung anong turo. Pero one time, na-encounter niya si Lord. The power of God. Si Jesus Christ mismo. Siya ay binago. At siya ay nangaral ng mga salita ng Diyos. Tatlong puntos po, tandaan po natin. Tatlong puntos lamang, pero ang haba, ano po? Tatlong puntos, tandaan po natin. Take note. First point, we must humble ourselves before God. Repent and forgive. Second, we must turn away from our wicked ways. Talikuran ang lahat ng masama, kasalanan. Yung nakakasira ng katawan, nakakasira ng reputasyon, integridad, at pangalan mo, nakakasira sa pagiging Kristiyano mo, talikuran po natin yan. And we must believe in the power of God. Kaya ni Lord baguhin. Kaya ni Lord baguhin po. Kaya din ni Lord i-stop ang gera kung nais niya. Manalangin po tayo sa Kanya. Yun lamang po ang message natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsagang makinig. Maaari niyo pong i-share ang video na ito and you can follow also or subscribe sa aking YouTube channel kung gusto niyo lang. Pero kung ayaw niyo, okay lang po. Ang aking nais ay manalig po tayo sa Panginoon. Nais po nating may taas ang Panginoon sa ating buhay at sa ating bansang Pilipinas. Ayan po, ingat po tayo. Dalangin ko po, maranasan niyo ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Maranasan niyo po ang Kanyang pagsama sa inyong buong sambahayan at gabayan niyo po kayo sa landas na inyong nilalakaran. Magandang gabi. Maraming salamat po. Amen.